Ang message po natin ngayon is called The Just Shall Live by Faith. Ayan. Alam niyo po nung ginagawa ko tong message na to, kasi ako po ay talagang strong believer. Sabihin natin, strong believer talaga ako na ang faith talaga nagmo-move talaga yan ng mountains. Amen. Ang faith talaga nag-heal talaga yan ng mga sick. Ang faith talaga nag-o-open talaga yan ng favor of God. Do you believe that? Now, nung ginagawa ko tong sermon na to, nag-iisip ako ng title, The Just Shall Live by Faith. Dapat sabi ko, ano kaya kung ang title na lang is Faith is not just. Amen? Ang faith, hindi basta-basta yan. Amen? Tayo pong mga anak ng Diyos, we get and we do everything by believing, by faith. Okay? So, faith or the just shall live by faith. Meron pong isang story, one Englishman by the name of George Mueller. Okay, siguro po yung iba sa inyo nakakilala kay George Mueller. Siya po ay isang founder ng orphanage noong unang panahon in England, Bristol. At ito pong orphanage na to, operated po ito largely by faith. Okay? Talagang inopen nila itong orphanage na to without large funding. Okay? When we say operated largely by faith, talagang punong-puno lang to ng pananampalataya. Okay, so dumami ng dumami ang mga bata dito sa orphanage na to. It reaches about thousands of children. And maraming mga panahon na kung saan itong orphanage na to, na experience nila yung wala silang makakain. Pero isang araw, merong truck na masisiraan doon sa harap ng orphanage. Diba? May daladalang milk, may daladalang bread na masisira. Walang choice yung driver kundi ibigay doon sa orphanage kesa masira. So, I believe ito po ay work talaga ng Lord. Okay? So, one day, ito pong si Mr. George Mueller, naka-receive siya ng invitation sa churches in America. Ini-invite siya na mag-speak doon at para ipakilala niya o i-introduce sa kanila yung orphanage para mag-support itong mga Americans. So, naniniwala ito si Mr. Mueller na ito ay leading calling ng Lord na pumunta siya doon sa America with this purpose. So, ang ginawa niya, nag-book siya ng passage sa barko papunta ng America. Now, nung sila po ay sail na at the Atlantic Ocean, nagkaroon ng isang matinding bagyo. Okay. Sa gitna ng dagat, matinding bagyo. And this is true story po ito, ha. So, maya-maya nakarinig siya ng isang malakas na katok doon sa pintuan ng kanyang room at by surprise, ang kumakatok sa kanya yung kapitan ng barko. Okay? Sabi nung kapitan ng barko, "Brother Mueller," sabi niya, "lulubog na yung ating barko in 20 minutes. At dahil doon, gusto kong malaman mo, I'm sorry na hindi mo na mamimit yung mga American friends mo. And I'm sorry also about your school and your orphanage." Pero sumagot si Mr. Mueller, sabi niya doon sa captain, "Kapitan, hindi lulubog tong barko na to. Makakarating ako doon sa Amerika dahil pinapupunta ako ng Diyos doon. Tapos babalik ako doon sa England, doon sa school, doon sa aking orphanage." Sabi nung captain, "Mr. Mueller, gusto mo ba na samahan kita mag-pray?" Sagot ni Mr. Mueller, "No. Kasi naniniwala ka na yung barko ay lulubog in 20 minutes. Ayoko na mahinder ng unbelief mo yung pananampalataya ko." So the moral lesson of this story, mga kapatid,
Do not allow anyone to hinder o hadlangan yung pananampalataya mo. Ang ginawa dito ni Mr. Mueller, tumawag siya sa Panginoon for a miracle and he refused na yung mga negative na naririnig niya, even yung mga negative circumstances na nasa paligid niya ay magkatotoo sa buhay niya. So in short, mga kapatid, yung voyage niya ay nag-continue. Nakapunta siya, na-meet niya yung mga American friends niya hanggang sa nakabalik po siya doon sa England at nagpatuloy po yung kanyang orphanage. Now, ito po yung tinatawag nating faith. Okay? My question first sa inyong ngayong umaga, mga kapatid, is what is faith sa inyo? Ano nga ba ang faith? Ano nga ba ang pananampalataya? Alam niyo po, maraming story itong si Mr. Mueller, Mr. George Mueller, na very inspiring. Doon sa kinwento ko po sa inyo kanina, from that story, yung moral lesson is never let someone else's fear, never let someone else's opinion hinder your faith. Basta alam mo na ito ay pinagagawa sa iyo ng Lord. Basta alam mo na ito ay kalooban ng Lord sa iyo. Huwag mong hayaan na mahinder, hadlangan yung pananampalataya mo dahil yung iba hindi naniniwala. Amen to that, church. If you're going to believe, then believe. Kaya po, faith is very important para sa ating mga anak ng Diyos. And God operates according to what we believe. Meron din pong story sa Bible. You remember nung ni-raise ni Jesus itong bata, sabi nila patay na bata, at pinagaling ni Jesus yung sick woman in Book of Matthew chapter 9. Pero in particular po, dito sa verses 23 to 25, if you remember this story, when Jesus entered the synagogue leader's house and saw the noisy crowd and people playing pipes. So marahil po, ito ay alam na ng mga tao doon sa lugar na yon na itong batang babae na to patay na. Marahil siguro nagkakaroon na ng funeral service. Nagtutugtugan na nga sila, umaawit na sila. But he said, Jesus said, go away. The girl is not dead but asleep. But they laughed at him. Diba? Alam niyo po, every time na tayo po ay nag-exercise ng pananampalataya natin and it seems impossible sa mga ibang tao, makakaranas kang pagtatawanan ka. And they may even think na ikaw ay crazy. Diba? Kasi nga, you believe na yung mga impossible pwedeng maging posible. So dito, pinagtawanan sila, pinagtawanan si Jesus. And after the crowd had been put outside, he went in and took the girl by the hand and she got up. Ano ibig sabihin nito? Ang ginawa ni Jesus, yung mga hindi naniniwala, pinalabas niya ng kwarto. Kasi hindi kasi po pwede na meron kang kasama doon sa pangarap mo, meron kang kasama doon sa mga goals mo na hindi naniniwala. Amen. Ngayong umaga, naniniwala ba kayo? Kasi kung hindi kayo naniniwala, tatawag na tayo ng tricycle. See, nakita nyo? Sabi ni Jesus, sige, palabasin yung mga tao. Kasi iba yung paniniwala nila. Sabi ni Mr. George Mueller doon sa captain, no, hindi kita pwedeng samahan. Hindi mo ako pwedeng samahan mag-pray. Kasi iba yung paniniwala mo. Another story. In Joppa, merong disciple named Tabitha. Okay? Also known as si Dorcas. Makikita niyo po ito in Acts chapter 9, verses 39 to 41. Dito po si Tabitha po dito ay very sick. And actually, she died. Hinuhugasan na po yung kanyang katawan doon sa upper room. Pero dito, sa verse 39 in Book of Acts, sabi po dito, Peter went with them and when he arrived,
He was taken upstairs. So si Peter naman ito, pagdating niya, pinakit siya dun sa taas. And all the widows stood around him crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. In verse 40, Peter sent them all out of the room. See? Yung mga talagang hindi talaga naniniwala, yung mga skeptic, yung mga doubtful, panira po yan ang pananampalataya mo. Amen. Are you getting this? Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward this dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. So, dito po, ipinakita ko lang sa inyo, faith is very important. At dapat talaga tunay ang pananampalataya. You know why? In Book of Isaiah, chapter 7, verse 9, sabi po dito, "If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all." Sabi sa Tagalog, ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Amen. See, kailangan talaga church yung faith talaga natin in God. Talaga solid talaga yan. Walang pag-aalinlangan. The great I am. Amen. So, question. Church, question. Ang pananampalataya ba ay kailangan makita mo muna bago ka maniwala? O maniniwala ka muna bago ka makakita? See, magkaiba yon. To see is to believe ba? O to believe is to see? Ulitin ko yung tanong. Kailangan ba na ang pananampalataya makita mo muna bago ka maniwala? O, naniniwala ka bago mo makita. Kaya tinanong ko kayo kanina, what is faith sa inyo? Pag binasa mo ang Bible, talagang punong-puno talaga ng faith, church, from cover to cover. Kasi bakit ko tinanong sa inyo to? We know that there are many things that are real, pero hindi naman natin talaga nakikita, katulad ng COVID. Hindi natin nakikita ng physical eye natin yan. Hindi natin nakikita ang bacteria. Hindi natin nakikita ang virus. Hindi natin nakikita ang air. Hindi natin nakikita ang light waves, particles, atoms. Hindi natin nakikita. Pero naniniwala tayo na meron yun. Tama? Pero naniniwala din tayo at alam din natin na there are many things na nakikita naman natin pero hindi naman sila totoo. Like the characters in animations. Yung mga Marvel superheroes. Diba? Mga fictionary lang ito. Mga imaginary characters lang ito. Nakikita natin, pero hindi naman talaga sila totoo. So nakita nyo yung pagkakaiba? Meron tayong pinaniniwalaan, hindi natin nakikita, like yung bacteria, pero meron naman tayong nakikita na naniniwala tayo. Mula nung na-create ang television, mga kapatid, para bang dumating na tayo doon sa alternate reality. Kaya po ngayong umaga, again, let me share with you Romans chapter 1 verse 17. The just shall live by faith. Question is, sino ba tong mga just na minimension dito sa text na to? Sino ba yung just? Okay? Check mo kung ikaw to ha. Ang sagot po dito, sino ang mga just? The just are those who accepted the gift of salvation through Jesus Christ. Yun yung mga just. Kung ikaw ay believer, tinanggap mo si Christ as your Lord and Savior, yung free gift of salvation, ikaw yung just na sinasabi ng Romans 1:17. The just are those who walk in obedience to the Word of God. Therefore, kung naniniwala ka at you are certain na ikaw itong just na sinasabi ng Romans 1:17,
ito yung admonishment sa'yo, ito yung paalala sa'yo ng Word of God. Church, brothers and sisters, we are called to live by faith, not by fear. Amen? Living a Christian life is a life of faith. Lahat ng ginagawa natin bilang anak ng Diyos is done by faith. What is faith? Faith is choosing to believe kung ano ang sabi ng Panginoon. Faith is trusting in God sa lahat ng panahon. Ano man ang kalagayan mo, in good times and in bad times, you trust God. Kasi alam niyo po kung bakit? In Book of Romans, chapter 12, verse 3, the Word of God says, as God has dealt to each one a measure of faith. Okay? Ulitin ko ha. Dinideal tayo ng Lord according doon sa level ng faith na ine-exercise natin. Kaya pala, iba-iba ang resulta. Iisang mensahe lang naman ang narinig. Iisang Bible lang naman ang binasa. Iisang equipping and training lang naman ang inatinan. Pero iba-iba yung result. Kasi pala, hindi naman pala lahat is naniwala. Sabi dito sa binasa natin, Romans 12:3, as God has dealt to each one a measure of faith. So we get everything by believing, and what you get is just the level of your faith. So yung manifestation na kung ano man ang meron ka ngayon, most likely, yan lang yung level ng faith na in-exercise mo. Kaya pala nung bata pa ako, may naririnig ako na sabi nung iba, hindi kaya ng faith ko yan. Di ba? Kasi nga, iba-iba yung exercise natin ng pananampalataya. At nakikita ng Lord yung ating faith. Hindi natin siya kasi maluloko. Amen? Kaya pala, meron palang measure of faith. Kaya iba-iba yung ating measure of faith. Pero gusto ng Lord, lahat tayo ay magkaroon ng faith. Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, there are many things na pwedeng gawin ng faith sa buhay natin. Una-una po, faith will open doors of God's favor. Faith will move mountains. Faith will heal the sick. And so much more. Therefore, the just, ikaw yon, ako yon, shall live by faith. Amen? Faith is not just. Hindi basta-basta talaga ang pananampalataya. Kailangan talaga yan, mga kapatid, ine-exercise talaga natin. God looks down from His throne in heaven. At binibless niya yung mga taong nananampalataya at naniniwala. Remember, nung si Jesus po nandito sa ibabaw ng lupa, He blessed those who had faith. I'll give you some examples in Matthew chapter 9 verse 29. Sabi po dito, then he, Jesus, touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Alam mo, I realize, merong mga karamdaman na biglang gumagaling, merong namang karamdaman na unti-unti, pansin nyo, meron di ba may mga karamdaman, biglang nawala. Ako, I personally believe, according ito dun sa measure ng faith. Baka siguro, gumagaling naman unti-unti, well, of course, maraming reason ng Lord. Pero in this context, marahil siguro baka naniniwala ka lang ng konti. Naniniwala ka lang na konti ka lang pagagalingin, pero gumagaling naman konti nga lang. So, depende dun sa measure ng faith. Dito, then he touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. Okay, another example. Matthew chapter 9 verse 2. Then behold, they brought to him a paralytic lying on a bed when Jesus saw their faith. So sabi ko po sa inyo, nakikita ng Lord yung ating pananampalataya.
when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, be of good cheer. Your sins are forgiven you." Matthew 15:28, "Then Jesus answered and said to her, 'O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire.'" See? Church, may kinalaman. May kinalaman yung ating faith. Yung measure ng faith natin doon sa desire natin. Yung desire natin, ano ba yung desire mo? So, lagyan mo ng pananampalataya. At hindi lang basta pananampalataya, increase mo yung faith mo doon sa desire mo. And her daughter was healed from that very hour. So dito, sa mga examples na to, nakita natin different levels of faith. Nakita nyo? Different levels of faith. Pero lahat naman, yung faith ay nagkaroon ng result. Okay? Nakita natin, there is faith. May little faith. Tingnan nyo ha, itong bibigay ko sa inyo, ito yung mga levels ng faith. Merong no faith, may little faith, may weak faith, may great faith, may strong faith. Okay, now, examinin natin yung sarili natin kung nasaan tayong measure ng faith. Tingnan natin. Mark 4:40, ito yung no faith. Sabi dito, "But He said to them, 'Why are you so fearful?' Because fear is the opposite of faith." Okay? Sabi nga natin, we are called to live in faith, not in fear. Dito, sabi dito, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Alam mo ba na ang fear, ang takot, yan ay killer ng faith? Pero pwede mong ma-overcome yung fear by your faith. So, meron talagang no faith. Next, little faith. Meron din namang little faith. Matthew 16:8. "But Jesus, being aware of it, said to them, 'O you of little faith, why do you reason among yourselves because you have brought no bread?'" So, merong no faith, may little faith. Meron din namang weak faith. Sabi sa Romans 4:19, "And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb." Ito yung kay Abraham. Diba? Pero hindi niya kinonsider yung weak faith and not being. Okay? Next, strong faith. Romans 4:20. "He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God." So meron ding strong faith. Merong no faith, little faith, weak faith, merong strong faith, at merong great faith. Matthew 15:28, "Then Jesus answered and said to her, 'O woman, great is your faith.'" So nakita ninyo, nandun yung faith. Pero paano ba natin ine-exercise yung faith natin? Di ba, mayroong no faith, little, weak, strong, great. Kaya pala sabi ng Bible, sa Romans chapter 1, mayroong sinabi dito ng from faith to faith. So dapat yung faith talaga natin, mga kapatid, though kung nagsimula ka, maliit pa lang yung pananampalataya mo, dapat nag-grow yan. Amen. Dapat tumitiba yan, tumatatag. Ano sabi sa Isaiah kanina? Kung hindi ka magiging firm sa pananampalataya mo, ikaw ay mabubuwal. Dapat matibay. Dapat matatag. Tama? Dapat matigas yung ating pananampalataya. Firm. Kaya pala merong faith to faith. So, ang gusto ng Lord sa atin, mga kapatid, is matanggap natin yung mga pangako. Yung mga pangako niya sa atin. Yung mga binitawan niya, mga salita. In Book of Hebrews, chapter 11, verse 6, and it says about faith. Ang sabi po dito, "Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards." See, nakita nyo ha, pag tayo po ay naniniwala, nananampalataya that the great I am exists. Okay? He rewards those who earnestly seek Him. So, ibig sabihin lang po, faith pleases God. Therefore, in the absence
of faith, nothing can be achieved. Pag walang pananampalataya, ikaw ay mabubuwal. Pag walang pananampalataya, wala kang ma-accomplish. Pag walang pananampalataya sa Diyos, wala kang ma-achieve. Ulitin ko po ang tanong. Ang pananampalataya ba ay kailangan makita mo muna bago ka maniwala? O maniwala ka muna bago mo makita? Kasi marami mga tao, hindi, maniniwala lang ako pag nakita ko. Para tayong si Doubting Thomas niyan eh, di ba? Hindi, pag nakita ko yung sugat niya sa tagiliran niya at saka yung butas ng kanyang palad, maniniwala lang ako na siya talaga si Jesus. Second Corinthians chapter 5:7 says, "For we walk by faith and not by sight." Ganon tayo eh. Ganon tayo mga anak ng Diyos, di ba? We walk by faith, not by sight. Naniniwala tayo kahit hindi pa natin nakikita. So, if faith pleases God and we get everything by believing, gusto kong marami ako nito. So, sino dito yung gusto niya increasing yung faith niya? Kasi kung yun yung magpapa-please sa Panginoon and we get everything by believing, well, mukhang kailangan natin talaga ng matinding pananampalataya. Di ba? Kailangan hindi tayo huminto sa pananampalataya natin. Pero ang tanong, paano nga ba, Pastor? Paano nga ba natin makukuha ang pananampalataya? Saan ba siya nang gagaling? Well, unang-una, ang faith kasi ay regalo ng Panginoon. At in Romans chapter 10 verse 17 says, "So then faith comes by hearing." Okay? Ang pananampalataya ay nanggagaling at nagmumula sa pakikinig. Nakita nyo? By hearing. Hindi mo minsan makuha ng isang pakikinig lang. Dahil sa pabalik-balik mo, lagi mong naririnig, so then faith comes by hearing, and hearing, and hearing, and hearing by the word of God. Then faith increases. So dapat lagi tayong nakikinig. Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat kasi lagi tayong nakikinig. But hearing dito sa context na to means listening. Ayan. Parang ano yung pastor? Ano ibig sabihin? Alam mo ba magkaiba yung hearing at saka listening? Ha? Alam mo ba na yung hearing, marahil siguro naririnig nyo ko ngayon, pero hindi mo pinapakinggan. Amen. Hindi mo pinapakinggan, naririnig mo, yan yung audio na yan, yung mic na yan, sinasabi ko, pero nagpe-Facebook ka ngayon. Pero palakad-lakad ka. Amen. Pero yung utak mo lumilipad. So you're hearing, but you're not listening. Amen. Because listening means focus, attentive, understanding. Kaya alam nyo, matagal ng mystery sa akin ito eh, bilang pastor. Kaya pala, ba't ganun, no? Isang mensahe lang naman naririnig nila. Pero iba-iba resulta. So akala mo, nasa loob ng church, yung pala lumilipad pala yung isip. Kaya pala walang faith na nade-develop. Diba? Tapos kunyari, nasa cellphone, nagbubukas ng Bible, pero naghahanap na siya ng mga iba browse. Amen. Yung iba naman, tulog. Diba, itinuloy yung tulog sa church. Para bang hindi na nila kailangan ng word. Di ko na kailangan, narinig ko na yan eh. Diba, ang dami ko lang ang pinuntahang church at sermon eh. Narinig ko na yan, di ko na kailangan yan. Makikitulog na lang ako sa church. Kaya pala, sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Kaya pala. Sayang church eh. Ikaw ang lugi. 1.5 hours lang to. Amen. Matagal pa dito yung teleserye ng Korean novel ang pinapanood mo. Tama. Meron nga dito isang upuan, isang buong... Ano tawag doon? Yung 16 episodes?
isang upuan yun ha. Pero pagdating sa church, 1.5 hours, tagal naman. Tagal naman. So, ngayon, paano madedevelop yung faith? So, church, saan nagsisimula? Saan nagmumula ang pananampalataya? By hearing, and hearing, and hearing, and hearing the Word of God. Amen. So, we need to always hear what God is saying through His words to develop our faith. Because it increases our faith from faith to faith. Tingnan mo sarili mo, nung nagsisimula ka pa lang, hindi naman ganyan pananampalataya mo eh. Diba? Nung bago ka pa lang dito, nagtataka ka pa nga, bakit ano ba yan? Bakit ang tagal naman nakatayo, kanta ng kanta? Tapos paulit-ulit pa yung kumakanta. Tama, di ba? Yeah. Tapos, ayun na, magpipreach na si pastor, ayun na, ready na, tutulog na ako. Alam niyo po, our God is a covenant-keeping God. According to Psalms 89:34, I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, yung salita ng Diyos na naririnig mo, yung Bible na binabasa mo, yan po ay salita niya. Ang sabi niya, ito ang covenant ko sa iyo, anak. Paniwalaan mo, lahat ng lumabas sa aking bibig, okay, I will not violate when I say, I will bless you and you will be a blessing, gagawin ko yan. Ang tanong, naniniwala ka ba? Di ba? God is a covenant-keeping God. The word He has spoken will not return to Him void. Isaiah 55:11. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty. Ayaw ng Lord na yung kanyang pangako babalik sa kanya, walang nakinabang. But will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Nag-send ang Lord ng pagpapala. Nag-send ang Lord ng healing. Nag-send ang Lord ng favor. Everything by His word. Sabi niya, ayoko bumalik sa akin yung mga pangako ko nang walang kwenta. Dapat may makinabang sa inyo. So when God speaks, it will surely come to pass. Kasi meron siyang integrity to His words. So the just shall live by faith. Ang pananampalataya ba ay kailangang makita muna bago ka maniwala? Or maniniwala ka muna bago mo makita? In Hebrews chapter 11:1 says, now faith is. Now. Ibig sabihin, ang faith is not later. Faith is not tomorrow. Faith is now. Pag in-exercise mo yung faith mo, ngayon yun. Is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ayan na, sinasabi natin. Naniniwala ako kahit hindi ko nakikita. Kasi meron namang ebidensya talaga. Meron namang talagang pruweba kahit hindi ko nakikita. Because my God, the God whom I serve, is a covenant-keeping God. Amen. Faith is the evidence of things not seen. Naniniwala ako kahit hindi ko nakikita. Ibig sabihin, merong kasing verification, merong pruweba, merong manifestation, merong testimony. Tama? So, ask people around you, yung mga nag-exercise ng faith, may mga testimony yan. Naniwala yan nang hindi nila nakikita, pero ngayon nagmamanifest. Tama. Faith actually sees the promise of God coming through before they happen. Nakikita mo na, nabivision mo na. Diba? Nung ikaw ay nagbubuntis, pinagbubuntis mo, nagko-conceive ka, nakikita mo yung baby mo, isang araw lalabas to. Tama. Nakikita mo yung bahay mo na ginagawa, isang araw tapos na to. Wow! Nabivision mo yung mga anak mo, successful. Nakikita mo sila by faith. Amen. In Romans 4:16-17, so the promise is received by faith. Church, ang linaw.
It is given as a pre-gift and we all are certain, sure to receive it. Whether or not we live according to the law of Moses, if we have faith like Abraham's, for Abraham is the father of all who believe. Verse 17, that is what the scripture mean when God told him, I have made you the father of many nations. Nung sinabi ng Lord kay Abraham na, Abraham, gagawin kitang father of many nations. Sabi ni Abraham, eh paano mangyayari ni matanda na ako, unang-una yung asawa ko nga, kita mo naman, matanda na din. Hindi lang basta matanda, eh may problema pa yung asawa ko, paano ako magkakaanak? Pero hindi nakita ni Abraham yung pangako na yun ng Panginoon. And this happened because Abraham believed in God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Alam niyo po, in New King James Version, ang ganda nito, dito sa last part na to, in verse 17, sabi dito, who gives life in the presence of him whom he believed, God, taniwala siya sa Panginoon, and calls those things. Ito yung, di ba, yung minsan nagde-declare ka talaga, you call those things which do not exist as though they were. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung Romans 4:17, turuan ko kayo ha. Sabi dito, in the presence of him whom he believed. Of course, ang ating faith sa Diyos. Who gives life to the dead. Alam naman natin, yung mga patay na sitwasyon, patay na relasyon, patay na kung ano man yan, kayang buhayin ng Panginoon yan. Do you believe that? At hindi lang yon, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they were. Sige nga, church, ano sa present situation mo, sa present status mo ngayon, yung hindi nag-i-exist pero gusto mong tawagin? Naniniwala ka na dadating. Para bang sinasabi mo, alam mo, kapatid, wala akong pera ngayon, pero marami akong pera. Parating na. Hindi ko alam kung kailan. Sige po, try natin ang konti. Close your eyes for a moment. Things that do not exist. Things that do not exist. Mga bagay na wala, hindi nag-exist, pero pwede mong tawagin yan dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Amen? Yet, hindi man sila nag-exist, pero once you call things by faith in the name of Jesus, faith connects to the reality of God's Word. Ito na yung mga bagay na naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Pero because of your faith in God, magkakaroon to ng manifestation. Pwede nyo na po bukas yung mga mata nyo. Sige, ano yung unang-unang pumasok sa isip mo? Doon sa vision mo, nakita mo? Di ba? May nakita kayo sigurado eh. Nakita mo, kayo mga youth, nakita mo after several years, eto na ako, isa na akong arkitekto, isa na akong doktor, isa na akong engineer, isa na akong negosyante, isa na akong pastor dito sa church, isa na akong successful mayor, presidente maybe ng Pilipinas, who knows? O baka mayroon sa inyo dito gustong pumalit kay Darna. Ulitin natin. Romans 4:16-17, as it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Para bang ikaw ay Kristiyano na kumikilos ka na as if nandun ka na dun sa vision mo. Ginagigets nyo? Hindi pa man siya nag-exist, pero yun na yung ginikilos mo. Naniniwala ka kasi. Amen? Calls those things which do not exist as though. Parang nandun ka na. Because of your faith in God.
Sino-sino ba sa Bible yung mga mayroong great faith? Abraham, Noah, Joseph, Job, Isaac, Hannah, Daniel, Moses, Stephen, Paul, and much, much more. Faith to faith, glory to glory. We can go from faith to faith, church, from little faith. Diba? From little faith, magiging great faith yan. Remember in book of Luke chapter 17 verse 5 and 6. Please open your Bible. Sabi po dito, so the Lord said, if you have faith as a mustard seed. Alam niyo ba yung mustard seed? Ang mustard seed po, napakaliit lang na butil niyan, na seed. Napakaliit lang yan. Pero pag tinanim mo yan, lumalago yan. Nag-grow siya up to maybe 6 to 8 feet. Na kung saan nga yung mga ibon nga ay nagre-rest dito sa, actually, hindi siya ma-identify kung siya ba ay tree o bush lang siya. Pero however, sabi po, if you have faith as a mustard seed, sabi, nagsisimula kasi yan sa maliit na pananampalataya. Amen. Pero lumalago yan. Lumalaki yan. Amen. Kaya nga dahil dyan sa pananampalataya na yan, sabi dito, if you have faith like as a mustard seed, you can say to this mulberry tree. Yung mulberry tree, malaki po yan. Malaking puno yan. Pwede mong, Now, of course, isa po, isang metaphor lang naman ito na ibig sabihin nito, talagang faith can move everything. Ang sinasabi ni Jesus that if we have faith as a mustard seed, yan yung starting point ng faith natin. Kasi yan ay lalago, mag-i-increase, mag-grow. We will see miracles in our lives. Kahit nagsisimula ka pa lang sa maliit na faith. Pero kailangan ang faith nag-i-increase. Paano? Faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. Huwag niyong panghinayangan, mga kapatid, yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi dyan po mag-i-increase ang ating pananampalataya. So it takes faith, brothers and sisters, to see God's power work in our lives. Tapat at mabuti ang Diyos sa kanyang mga pangako. Just believe. Amen? In Matthew chapter 19, verse 26 says, with men, this is impossible. Kanina, yung pinikit mo yung eyes mo, nakita mo sa vision mo. Nakita mo sa vision mo, as if nandoon ka na sa ganong situation. Pero at the back of your mind, may nagsasabi, imposible yan. Pero anong sabi ng Bible? Yung tingin mong imposible, sa Diyos lahat posible. Amen? We need to believe before we see. Pag ginawa natin yan, marireceive natin yung promise. Brothers and sisters, the just shall live by faith. The promise is given through faith. So ating pong application this morning, God is expecting us all to hold on. Don't give up your faith. Don't give up your faith. Alam nyo, sa totoo lang, kung ikaw ay merong hinihintay na promise, meron kang hinihintay na pangako ng Diyos, sana marunong ka rin hintayin yung tamang oras ng Diyos. Amen. At habang ikaw ay naghihintay ng tamang oras ni Lord, then exercise your faith. Hold on. Hold on mo lang yung faith mo. Diba ang sabi ng Bible, don't give up in its proper time. You will reap your harvest. Kasi it is God's pleasure. Maniwala po kayo sa akin. It is God's pleasure na ikaw ay i-bless niya. And that's the easiest way for God to bless us. So choose to walk by faith, not by sight. Yun tayo eh. Diba? Yun tayo. We walk by faith. Naniniwala ako, I refuse to believe itong mga nangyayari. Nagtataasan ng mga presyo ng bilihin. Basta alam ko, bibigyan ako ni Lord ng pambili. Amen. Ang sabi ng company, wala silang ipapasweldo. Pero alam ko, pagpasok ko bukas, may sweldo na kami. Amen. Church, that's faith. Di ba? Hindi naman tayo hyper-faith dito eh.
Pero we just believe doon sa great I am. Yung kaya niyang gawin. Amen? That we are not limiting God. Don't limit God. Diba? Para kasi tinitingnan natin yung ating church, yung ating pagiging limitado. Ganon din ang Diyos, no. Kaya nga sabi niya, yung imposible sa'yo, posible sa akin yun. Sabi mo sa katabi mo, yung imposible sa'yo, posible sa Diyos. Amen? Sabi mo, yung imposible sa atin, posible yan sa Diyos. Kaya, keep believing. Choose to walk by faith and not by sight. Because the just, ikaw yon, yung just, yung nanampalataya, tinanggap si Jesus bilang kanyang Diyos, tagapagligtas, naniwala siya that God is the great I am, the provider, the healer, di ba? Siya lahat. He's everything. Amen? You believe in Him. Kaya I encourage you once again, church, makakalimutan mo na that you and I are called to walk by faith. We get everything by believing. Hindi masasayang yung pananampalataya mo because the God whom we serve is a covenant-keeping God.